Hello mga mommies, today ang ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa itong Roblox cake na to. Sufficing lang siya and then fondant details. So medyo matrabaho pa din siya kasi mahirap gumawa ng fondant eh. So, ito muna, alam niyo na una kong ginagawa, pinag-ista ko muna yung cake, may fillings, and then nilalagyan ko siya ng double coat support na may glucose para safe pagbiyanahe. Tapos, additional support yung whipped frosting, and then next is, isinasalpa ko na yung cake, tapos may allowance pa din yan siya sa unahan para lagayan siya ng dedication. So, next is, talagyan ko na siya ng frosting. Madali lang ito kasi plain color lang itong sa cake. Yan, white muna. Tapos, yung pinaka final frosting nito, parang siyang muted green or sage. Basta ganun yung kulay niya. Isa sa matrabaho lang naman yung mag-achieve ng kulay na gusto ni customer. Tapos, yung design nito, the following day ko ilalagay. Normally kasi pag sa fondant, before delivery talaga siya nilalagay para safe siya. Hindi siya mag-absorb ng moist. So, at least yan, pag nilagay mo sa ref, hindi siya magmo-moist. Kaya, bukas ko na siya ilalagay. So, ayan, pinapakinis ko muna. And then, yung final coating na. So, ito na nga, medyo okay na siya. Ilalagay ko na ito, yung kulay niya. Oh. Actually, sa actual, hindi siya ganyan eh. Basta parang mas muted pa siya. Pag nag-achieve ka ng muted green, kunya yung leafy green ni Chef Master or ang ginamit ko pala dyan, yung McCormick, since favorite ko siya, hindi sponsored si McCormick, kaya lang talagang mas masanay ako sa kanya gamitin. So, kapag yung green ni McCormick, kailangan mo siya mag-mix ng konting yellow, saka ka mag-add ng kulay black. Konting-konti lang siya para mag-mute yung color niya, hindi siya ganun ka-vibrant. So, ayan, pinapakinis ko lang ito kasi sharp edge yung design nito eh. Sa babang portion, lalagyan ko siya ng light brown na brick. Ganun. So, nagawa ko na yung fondant nito actually. Kaya yung pinaka-final design, the following day ko na lang ilalagay before delivery since hapon pa naman siya daw kukuhain or mga lunch, after lunch, like that. At least may time pa ako i-prepare sa umaga. So, ayan, pinapakinis ko lang. Hindi talaga ako kontento sa pag may nakikita akong flows. So, ayan na nga. Umaga na. Tapos, nag-chat si client ng 7 a.m. Kukuhain na daw nila yung cake. So, nagpanik naman ako kasi nakahiga pa ako kaya napuyat ako mag-prepare ng mga details pa ng ibang cake eh. So, ayan, dali-dali akong bumangon kasi alas 7, tapos pupunta sila, on the way na daw. Ayaw ko nang may nag-aantay sa akin or may pinag-aantay akong client. Kaya sabi ko, wag na muna silang punta. Advice ko pag ready na para hindi sila mag-antay. Sabi ko, mga 10 a.m. pa siya available. Tapos sabi ni client, mag-antay na lang daw sila. Ano bang gagawin ko? So ngayon, pressure talaga kasi alam mo na may nag-aantay ng client. Minsan pag ganun, ayaw ko magtrabaho ng may nag-aantay kasi parang nagpapanik ako eh. Na-rattle ako, kumbaga ganun. So, yun na nga, nilagay ko na muna yung sa brick. Buti saktong-sakto yung ginawa ko. Tapos, itong dedication sa board. Bagay, simple lang naman yung details na ilalagay. Kaya lang, mabusi-isi pa din siya. Naka-fast forward lang siya. Pero ilang oras ko din talaga yung pinipare. And then, talagang so far, but na lang umabot ako sa time na binigay ko kay customer. Ayan nga pala yung logo ng Roblox. Ayan yung kanyang updated na logo. Iba kasi yung pattern ng Roblox na binigay sa akin ni client. Yung una kong ginawa, iba yung logo niya. Ngayon 2023, ayan na yung updated na logo. Yung tao na yan is fondant din. Tapos, dito sa tutusukan ng topper, naglalagay pa din ako ng paper straw kasi tatanggalin ko yung topper na yan pag ibiyanahin ni customer para mas safe eh. Kaya ako naglalagay ng straw para at least alam nila kung saan itutusok yung topper. At least mabilis na lang, hindi yung kung saan pa nila itusok. Kasi pinicturean ko din muna itong cake bago ko
i-release kay client ko, okay na ba? So, ayan, may toothpick na mga support dyan, may straw support yung dalawang tao, itong ulo ni, hindi ko alam kung anong pangalan niya. So, in-advise ko naman si customer na, ano to, may support to, kaya ingat pag kumain. So, ito na nga, tapos na siya. So, kailangan ko na i-release ka agad to kay customer, kaya nag-follow up na. So, subscribe lang kayo ha para pag may update ako, makita nyo siya kagad. Salamat sa panonood. Ciao, paalam.